So kaya ano po ito? Yan. Ano ba ito? Give away. May mga brush. Ah! Ito yung sa ano. Ito yung sa sapatos para maingatan yung mga sapatos. Ito yung pinapatak. Tapos ito yung mga iba-ibang brush. Iba-ibang brush. Tapos ito yung pamunas. Kay ate pala ito. Yan. Binili pa po namin to sa ano. Saan ba to? Sa Adidas or sa Nike. Yun. Para maingatan po yung sapatos. Ang ganda. Ngayon, anong laman ito? Journal. New achievement. Upload a new video about haul. Productive day school also online. New makeup. Konti lang ang sulat. Lately, I am feeling so blessed on reaching 9K on YouTube channel. I hope next month, July, achieve 10K. I love manifesting so much. Mwah. Upload on Tuesday, more upload on YouTube. Mga bossing. Kaya matutuwa po siya kasi lumalaki na po yung followers po niya. Dito pa nga lang po mga bossing ko, natutuwa daw po siya dahil meron na siyang 9K. Hopefully daw, next month ay 10K na daw po siya. Kaya lagi daw po siyang mag-upload sa kanyang YouTube channel. Anak, nasa 34K ka na anak. Alam ko masaya po siya. Ito mga nangyaring to mga bossing. Alam ko gusto niya po ito. Kasi may mga pagkakataon na parang ini-stop niya. Parang binubulong po niya. Or kaya po may mga sign na ayaw po niya. May mga sign naman na gusto po niya mga bossing. At ako po, dam ako po. Tignan niyo po, ito po nga yung isa sa mga natutuwa po siya dahil lumalaki na po yung YouTube channel niya. Masaya po siya mga bossing ko. Anak, hindi ka lang 10K, 34K ka na. Yan, kaya congratulations anak. Yan, parang ano po siya, parang gusto po niya yung hindi siya nalilimutan ng mga boss, yan, ng mga nanonood po sa kanya. Kaya tinidire-diretso ko lang po mga bossing, kahit may mga tao na itigil na daw po. Kasi dama ko po kasi yung anak ko, ito po yung gusto po niya. Okay po sa kanya po ito. Masaya po siya at na nag-grow po yung kanyang channel mga bossing. Dati ganyan din ako, naiinis ako kasi hindi ko naunawaan. Pero noong nangyari po sa amin, ay naunawaan ko na at talaga namang kapag ka nakakita ko ay talaga nadudurog ang puso ko pagka nakakita ko ng mga ibang gano'n na nakikita ko sa social media. Yan. Siguro dito muna siya. Sa mga unahan yung gusto ko lagi nakikita. Ang galing naman. Ang galing. Be yourself. Nakalagay dito, I love Jerry. Mga hindi pa po niya na-open. Tapos ito, mga index card. Tapos mga notebook, sticker, mga notebook, sticker, tapos, yan. Tapos, inalagay mga, tapos ito yung, mahilig siyang magpainting, ayan. Tapos, magpipaint siya, gagayahin niya lang yung mga bawat kulay. Tapos, ganito, hindi niya na natapos. Ito yung kalalabasan. Be yourself. Naghahanap po ako ng letter niya. Course learning. Letter po siya sa akin.
O meron pa siyang sasabihin. Life and work is Kaprizan. Ah, sa ano school nila ito. Ito yung mga books po niya. Dati pa. Yan, hindi pa po niya nabubuksan. Ay, masyadong malaki. Ito sa school. Tapos, ito yung mga picture ng mga friend niya. Ito po yung mga picture na patago dito. Kalagay dito, happy birthday Ate Jo. Lagi ako nagpapasalamat na meron akong kaibigan na katulad mo. And happy ako sa lahat ng mga achievement mo sa buhay. Nandito lang kami palagi. Ni Kimi, thank you so much sa lahat ng mga appreciate na sa amin. I love you so much. Di ka namin iiwan. Nakaipit dito. Business math. Sa school niya ito. Yan, balik ko lang. Ito kaya. Ano kaya ito? Sticker. Ah, ito po na nag-report po siya. Tapos ito kami nung bagong taon. I-display ko yan. Ito, ito ang mga gusto kong makita, mga bossing. Kalagay dito, unahin na natin, Monday. Marami siya mga sinisimulan diary pero hindi na natatapos. Tapos, Monday. Tapos, ito, may 18th birthday. I am beyond thankful for all the blessing I get. Wish my future self with be proud of. Ayan po yung anak ko. Ayan. Ito yung mga ilalagay ko sa higaan po niya. Tapos, dried flowers, sunflower. Tapos, ito po yung nagpunta kaming mall. Tapos, ito yung cake po niya. Yung cake niya, bali apat. Eto, today I am blessed. I'm 19 today. Eto. Eto po mga bossing ko. Nag-19 na siya dito. 19th birthday. Today I am blessed. I am 19 today. Even I don't have celebration or any foods. I am belong blessed with 19 years old. The world I feel so loved. But sometimes I am feel unloved and sad. So many problems I've been taught these years. I was like, sad because I don't have celebration. Kaya naman po wala siya celebration kasi birthday po niya April 3. Nakakalungkot naman to. April 3.
nung epitrito po ng gabi, gusto po niya, gusto po, parang gusto umalis, gusto po niyang parang gusto na mag-asawa. Sabi ko sa anak ko, hindi ka pa pwedeng mag-asawa, hindi ka pwedeng umalis. Kasi nga po, minipilit niya na gustuhin namin yung ex po niya. Eh, siya rin mismo, pag siya, magsiguro pag masama ang loob, niya sabi niya sa amin, ang dami niyang pasa. Diba nga po, sabi ko nga po sa inyo, pinablatter po siya. Tapos, minipilit niya po na gustuhin po namin. Sabi ko, anak, hindi talaga. Kasi kahit sinong magulang, hindi ko gustuhin yan. Bibili din ako ng pisto ko. Oo. Dalawa na. Oo. Inilak mo pinto, Dad. Hindi mo na nilak. Sige. Ayun nga po, sabi ko sa kanya, nagwawala po yan ng April 2. Eh, kinabukas ang birthday na po niya. Pero nung hindi po yun, hindi pa po siya nagwawala. Ano po eh, marami kami plano. Plano po namin, mag-hotel po kami. Pero sa umaga, pupunta yung mga kaibigan niya, maghahanda ako. Kaso nga lang po, yun nga, nag-request po siya noon na gustuhin namin. Sabi ko, anak, magtanong ko kaya sa iba kung gugustuhin yun. Ngayon, nagwawala po siya. Pero ending, wala rin po ako nagawa. Pero hindi ko siya pinaalis ng bahay. Sabi ko, hindi ka pwedeng umalis ng bahay. Kung yan talagang gusto mo, wala kami magagawa. Pero, kasi pag umalis ka, mag-aasawa ka na. Tapos, ayun, kinabukasan, iyak, madaling araw kami natapos, kakaiyak. Ako nga po, akala kong maano ko nun eh. Siguro hindi ko pa panahon. Dama ko talaga, tumigil yung paghinga ko. Kung hindi lang po ko, kinurot ng kinurot ng nanay ko, pinainom ng tubig, hindi ako matatauhan. Kasi nga, sumasakit ang dibdib ko, gusto niyang umalis na, gusto na mag-asawa. Tapos, ayun, iyak nang iyak yung anak kong bunso, first time ko narinig na umiyak. Tapos, nung umiyak po yung anak kong bunso, sabi, ate, huwag mo kami iwan, huwag kang umalis. Tapos, hindi naman po siya umalis. Paliwalag niya sa akin ng umaga, hindi naman daw talaga siya aalis. Tapos, nung umaga, hindi na po makalakad, birthday po ni Joelyn, hindi na po makalakad yung anak kong bunso. Yun na nga po yung nagpibdi-pibdi rin yung anak kong bunso. Dahil, na-stress po siya nung gabi, madaling araw na kaming nakatulog, iyak kami ng iyak kasi gusto nang mag-asawa ng anak kong panganay. Tapos yun, sinugod na po namin mismong birthday ni Joelyn, kaya wala siyang handa. Pero dito, sabi niya, I am feel unloved and sad. So many problems I have been taught with this year. I am slight sad because I don't have celebration. Dahil nga po doon, kaya wala po siyang handa. Dahil nakakumpay yung kapatid po niya. One week din po nakakumpay yung kapatid po niya sa Santa Rosa. Pero yun naman po, naagapan. Ang sabi po ng doktor, isang araw lang po ang nakalipas. Yun nga po, 50-50 na. Yung aking nga pong anak na bunso, yun pong kalaunahan. Kaya lang yung kay Julie naman po, yung nag-50-50 na po siya, hindi naman namin alam eh. Hit na po nung nalaman namin nung hindi na siya makahinga. Kaya sobrang bakit gano'n. Anak, patamat kita lang. Ito ba ang gusto mong ipakita ngayong araw na to, anak? Kasi po dati pagka
nag-aaway sila ng boyfriend niya, kinakwento niya, sinasaktan po siya. Ngayon naman, ang kwento naman, nagkakasakita kasi 16 years old. Pag kinurot ng isa, kukurot hindi ng isa, mag-aaway na sila, yun, magkakasakita na. Sabi ko, anak, wala namang magulang na gugustuhin ng ganun, kahit kanino ka magtanong. Pero sabi ko, kung saan ka masaya, nung pinakagabi na para tumahan na po siya, di na ako tututol kasi may gagawin po siyang masama sa sarili po niya. Kasi gustong-gusto niya talaga yung lalaki. Ay ko, sige, kung saan ka masaya, anak, sige, hindi na kami tututol, wag mo na lang gawin yan. Kaso nga lang po nung umaga na yung anak kong bunso na apektuhan, kaya ang pinakaano talaga ng ganyan, stress. Tama yung si Dr. Willie Ong at saka ibang doktor, yung magti-trigger sa sakit mo na may diabetes ka, stress, mga bossing. Ako naman po, mga bossing ko, may mga nag-aalala, salamat po. Yung ngayon, hindi rin po kasi ako, parang magaya ko ngayon, may dalaw po tayo. Medyo, yung pakiramdam po. Parang, dahil hindi nga po muna ako nakapag-video sa taas, parang inaano niya, Mami, punta ka na doon. Ito, siguro gusto niya ipakita po ito, kaya po ganun. Kaya nakakaya, may dalo ko ngayon. Siguro gusto niya ipakita po na marami pa siyang gusto sa akin sabihin na hindi niya sa akin nasasabi noong kasi alam niya magagalit ako dahil tutol nga ako sa kanila dati nung expo niya. Ayan, pero yun nga po, dahil sa nakita ko ang dami pong pasapasa, diba pinost ko po yun. Ayun, pero ngayon, tinatanong ko yung ex niya kasi tinanggap ko po ulit siya dito. Kasi parang akin naman, wala na kasi si Jolie, lagi ko sinasabi noon, anak, yung ex mo, kung hindi mo boyfriend yun, kung wala kayong dalawa, hindi ko tatanggalin yung kasi wala naman ako empleyadong tinatanggal, mga bossing ko eh. Pero lang yung mga dati pa na may mga talagang parang Paul ka ang mga pero may iba na hindi, kahit nagalit ako, nababalik ko rin po. 3 years na nga po sila dito, magpo 4 years na yung mga tao ko, mga bossing. Yung sabi ko nga po, kung hindi sila, ay okay naman yung bata, kasi kahit anong iutos, walang sailan. Kasi meron, depende kasi yan sa ano, may tao ako na parang pagka inutusan mo ng ganito, pepengol. May tao naman na, syempre yung tao na kahit anong iutos mo, walang angan, yun ang gusto mo, di ba mga bossing, gano'n naman talaga. At yung ex po nga niya, bagamat sa kanilang dalawa, ay kumbagay sila ang laging nagkatatalo, pero pagdating naman sa akin sa trabaho, okay naman. Siguro kaya nangyari po yan, di ba, wala na si Jolene. Ilagi ko sinasabi, kung hindi kayo magjowa, hindi ko siya tinanggal. Inawala si Jolene, bumalik yung isa, wala akong trabaho, tinanggap ko po ulit. Sabi ko, siguro kaya nangyari yan para mag-stay ka dito, sabi ko po sa ex po niya. Pero nasaksihan ako talaga, ako sobrang magmahal yung anak ko. Nagtagal sila, tagal nila mga boss. Malambing itong anak ko pagdating sa mga ito, lagi niya sinusulat dito. Pero ako, kwento ko na kwento sa kanya, ng mga nararamdaman ko. Kwento ko sa kanya yung kwento, pero yung anak ko, ito sinusulat lang po niya kung ano yung mga siguro dahil alam niya pagka sinabi niya sa akin yung tungkol sa kanila ng ano niya, magagalit ako, makasugurin ko kagad kasi may ganun akong attitude na kapag nalaman ko lang na nasaktan siya, sinusugod ko talaga, pinupuntahan kahit gabing-gabi na kasi minsan may pangyari sa amin, high school pa lang po siya noon, kahit alauna ng madaling araw nagwawala ako sa gate. Ay ko, lumapas ka dito, labas niya yung anak ninyo. Ay, ganun ako pag-uugali. Siguro, natakot po siya, mga bossing ko. Kaya lagi niya sinusulo kung ano yung mga nangyari po sa kanya. Kasi may bigla akong galit, mga bossing. Biglang galit. Pero pagka nakalipas naman, maya-maya, ang bilis lang. Kaya wala nga pong kwenta akong magalit. Kasi una, hindi ako tatanim na sama ng loob. Parang na-release ko lang kung yung nagpapabigat sa kalooban ko. Ayan. May nagtatanong, sabi, bakit ganun? Kung swerte, bakit nangyari yan sa inyo?
Pagdating sa usapin ng pang-financial, wala pong problema. Pagdating sa usapin ng lakas kumain, nga po sabi ko sa inyo, hindi makontrol. Matakaw po talaga kami mga bossing. Tsaka yung anak ko, hindi naman din kasalanan ang magmahal. Sobra lang magmahal. Kasi ako ganun din ako, sobra rin ako magmahal. Malamal ko yung mister ko mga bossing. Yan, gagawin ko lahat para sa pamilya. Ganun din ako mga bossing. Naunawaan ko siya. Pero siguro kasi bata pa siya noon, 18 pa lang. Or 19, eto. Parang napakabata pa para mag-asawa. Huwag naman. Mag-asawa siguro mga 25, ganyan. 20, 23. Or makatapos ng pag-aaral. Diba lahat naman tayo magulang ganun. Huwag lang yung sobrang bata. Ayun po. Ni, syempre mga kabataan hindi naunawaan po yun. Pero ito nabasa ko. Siguro gusto niya itong ipabasa. Pabasa sa akin. Meron pa nga po siyang cake. Ayan dyan, picture. Picture ng cake po. Noong 18. Siguro, ano niya to? Cake niya to. Handa niya noong 19 nga po siya. Kasi nasa, naka-confine eh. Nag 50-50 anak kong bunso eh. Ano pa makakapag-celebrate ng birthday niya? Ito gusto mo nga i-celebrate eh. Anak, ito ba ang gusto ipakita sa akin? Alam mo namang nasa hospital yung patid mo, nakakonfine. Kasi nagwala ka ng ados. Dapat nga mag-uukada tayo, diba sabi ko? Lahat sila, mga bossing. Kinumpute ko kung ilan kami. 33,000 daw po. Pag-ahandaan ko naman ito eh. Usapan nga namin, ukada kami. Naka-ready na yung kung sino-sino sasama sa amin sa hapon. Kasi sa umaga may mga kaibigan daw siyang pupunta. Kaso nagwala siya eh. Sinugod namin sa ospital ng umaga yung anak kong bunso, naka-confine. Kaso to, nakakalungkot naman tong ano ni Jolie na to. Ang damdam po siya. Huwag ka na magdamdam. Kahit naman wala ka, inaanagaan kita na mahal na mahal kita. Kung pwede lang palit tayo ng posisyon, ikaw na mabuhay, ako na wala. Kung pwede lang, kung may rewind, ako na lang yung si Dingdong, ikaw na lang bumalik dito. Kung may rewind. Maglalive pa ako maya-maya, tapos pugto ang mata ko. Itong gusto mo ay parating anak. Anak ko, sorry. Kung hindi kita napaghandaan, pero alam mo, marami tayong plano. Nasugod lang sa ospital si Joe, si Justine, yung kapatid mo. Sorry, anak. Pero hanggat nandito ako, i-maintain ko lagi yung bulaklak mo. Alam ko, mahilig ka sa ganyan, ilaw, tutuloy ko pa rin to, lahat papaganda dito, yung mga gusto mo, bibiling ko pa rin, kahit wala ka. Ito, tinutuloy ko ang channel mo, dahil gusto mo mag-grow yung channel mo, anak. Anak, mahal na mahal kita. Sobrang pagmamahal ko sa'yo, sobra. Kung mayroon pang ibang paraan, tatawid sa apoy, tatawid ako sa apoy, bumalik ka lang. Gagawin ko lahat, bumalik ka lang. Sana anak, itong letter mo ito, alam ko nandito ka. Huwag ka na magdamdam kay mami ha. Ito naman, habang buhay, hanggat nandito ako. Yung altar mo, ikaw, kahit abo ka na lang, lagi kong aalagaan, hindi ka mabubura sa isipan nila, hindi ka mabubura dito, Jolene ay Jolene, malamal kita na.
Ito po yung cake daw po niya. Today, I am blessed. 19th birthday. I am 19 today, even I don't have celebration or any food. I am beyond blessed with 19 years old. I feel so loved, but sometimes I am feel unloved and sad. So many problems I've been taught these years. I'm slight sad because I don't have celebration. Anak, lalagay ko to doon. Huwag ka na magdamdam, anak. Hindi ko alam kung paano ko kakaangan na nagpi-50-50 yung kapatid mo. Tapos birthday mo mismo ng araw na yon. Kung paano ko ipagtitiwang yon, kung alam mo na ang kapatid mong bunso ay nagpi-50-50 na sa ospital, tapos isi-celebrate pa natin ang birthday mo, paano mangyayari yon? Paano gagawin ko doon? Wala akong uwian maghapon noon. Ako na rin nagbantay ng gabi kasi nakikita ko yung pump ng dibdib ni Justine. Maglalive pa ako mamaya, mga bossing ko. Pagdating sa usapin ng swerte sa yung lahat ng ito yan, tapos sa pagkain, ganun, swerte. Pero pagdating sa usapin, sabi ko nga po sa inyo, yung pagdating sa usapin ng kalusugan, ingatan talaga, mga bossing. Tapos iwas stress. Kung wala nakaka-stress sa bahay, huwag maghanap ng stress. Kasi dito sa amin, kung kami-kami lang, wala namang stress eh. Aso nga lang syempre, dumadaan sa pagkadalaga. Ayan, nagkaroon ng love life. Doon nagkaroon ng, baga, nandun yung pagsubok, mga bossing. Ayun, yun ang pinaka-ano. Tapos, yun nga, matakaw po talaga kami. Siguro, pagka, halimbawa, pagod na ako, kung anong gustong kainin namin, ayun, kain po kami, mga bossing. Yun yung pinaka-ano sa amin eh, pagkain. Matakaw po talaga kami, mga bossing ko. Kaya nga po namin umubos ng isang balot na cases. Or kaya tubleron, isang malaking tubleron. Sa loob na isang araw, pwede po namin kainin po yun. Parang ano, basta kung ano yung gustong kainin. Yun ang pinaka-bisyo namin, pagkain, mga boss. Kaya kayo po, mga bossing ko, yung mga pampaswerte natin, yung mga, lalo na sa kalusugan, sabi ko nga po sa inyo, sangkap lang yan. Ano sa atin, pag-iingat talaga. Yan. Ayun nga po, mga bossing ko. Marami ng mga sulat po siya 2020 pa. Na mga parang may sign na grateful daw siya dahil gumising pa po siya yung mga ganun 2020. Eh, nag-start nga po ko 2019. Parang siguro na-adjust pa. Parang ano ko doon, parang na-adjust pa yung mga ilang panahon. Ayun, dahil nga din siguro meron tayong mga pangontra. Kaso hindi na eh, hindi na nakaya ng pangontra dahil sa sarili ng katawan, hindi na po nag-ingat. Yung sa lifestyle, lalo na sa pagkain, ang pinakamayor ngayon sa pagkain, mga bossing, kaya ingat po kayo. Tapos iwas din sa stress, mga bossing. Ngayon, hindi ako naghahanap ng stress, anak ko po kasi to, mga bossing, baka kasi may mag-comment na naghahanap ka ng stress. Hindi po, kasi po, parang gumagawa siya ng daan na parang hinihigit ako lagi dito kahit aday kong ginagawa. Parang, mami, ano mo na yung may gusto ko ipabasa sa'yo, mami, may gusto ko. At saka, yun nga po, masaya siya, mga bossing ko, dahil ay, kukunin ko pala to. Masaya siya dahil nag-grow nga po yung channel niya. Masaya po siya dahil lumalaki po yung channel po niya. Kaya, alam ko na masaya po siya sa mga nangyari ngayon. At yung mga nasabi na hindi matahimik, nandyan-dyan lang naman po siya, hindi naman talaga siya umaalis, mga bossing.
dama ko po siya bilang nanay. Dama ko nandyan lang yung anak ko, mga Rosing ko. Tapos parang laging may binubulong na, Mami, gawin mo to, gawin mo yan. Alam niyo po ba, hindi ko alam kung pwede sabihin dito. Pero pahapyaw lang, marami akong mga wishes sa kanya na binubulong niya ang sagot. Tapos, ayun, nagugulat na lang, ala, ang galing naman. Ganon, mga Bossing. Hindi ko na lang babanggitin, ipipinpoint ko ano mismo yon. Pero, may maraming mga pagkakataon na wala rin akong planong gawin. Pero nagagawa ko. Kasi nag-wish ako sa kanya. Halimbawa, anak, tulungan mo naman ako. Ganon. Binubulong niya sa akin na sagot. Ginagawa ko naman po. Tapos, sasabihin ko, lang, galing. Ito nga, yung mga ganon, mga Bossing. Bukod na sa mga password, ha. Yun. Maging sa usapin ng pampinansyal. Ganon po, mga Bossing. Binubulong niya, Mami, gawin mo to. Ginagawa ko po siya. Tapos, hala, hala, anak. Yung iyak na lang ako. Salamat, anak. Gaganon na lang ako. Ang galing mo talaga. Hanggang ngayon, mga Bossing. Kaya, happy naman ako kahit papaano. Wala na naman kasi akong magagawa. Na, nandiyan pa rin siya. Nasasabihan ko siya ng problema. Ayaw, mga Bossing ko, pa-subscribe naman po ito. Channel po ni Jovelyn. Masaya po siya. Dahil nag-grow yung channel po niya. Salamat po, mga Bossing ko. At nawiwala po kayong sawa sa panonood po sa amin.